Hawak ko ngayon dito yung pinakamurang heavy game capable phone sa market ngayon. Ito yung TCL 20R 5G. So sobrang tagal ko na itong hinahanap kasi nga sobrang mura niya, sobrang sulit. Meron siyang gaming processor, which is pag-uusapan natin yan. At higit sa lahat is naka 5G na siya. So ibig sabihin, future-proof na rin yung phone na to. Pero bago tayo magsimula, sabihin ko na agad yung pinaka-negative thing about dito sa phone na to. Yun is napakahirap niyang bilin at napakahirap niyang hanapin. Kasi lagi siyang sold out, lagi siyang ubos. Kasi biruin niyo, for less than 5,000 pesos, napakadaming features na makukuha niyo dito sa phone na to. So para sa video na to, hindi tayo mag-full review, hindi natin gagamitin yung camera, hindi natin titignan yung full specs niya. Gagawa tayo ng separate video doon next dito. Ang gagawin lang natin dito sa video na to, magte-test ako ng 11 or 12 games ata. So titignan natin yung performance niya, titignan natin kung gaano ba ka-solid yung phone na to. So tara, simulan na natin. Unang game, syempre, Mobile Legends, madaming naglalaro sa inyo. Refresh rate is hanggang high, tapos yung graphics natin is hanggang high din. Makikita nyo dito sa game, sobrang smooth naman niya. Sigurado ako 60 FPS yan. Medyo magaan lang naman yung Mobile Legends compared sa ibang games na lalaroin natin dito sa list. Take note pala mga kaboom, 720p lang yung screen nitong TCL 20R 5G, pero hindi na tayo pwede magreklamo dun, napakamura nito eh. Pero other than that, okay na okay siya pag may clash, pag madaming nangyayari, pag may mga skills and effects dito sa screen. Smooth na smooth pa rin yung experience natin dito sa paglalaro. Next naman, wala nang paligoy-ligoy, no? Genshin Impact agad. So try natin ang medium at 45 FPS kasi aminin na natin, hindi talaga nito kakayanin yung 60 FPS kahit ilagay pa natin doon. Sa medium makikita nyo nag-i-struggle siya, which is given na yan kasi kahit nga mga mid-range phone, nag-i-struggle dito sa Genshin Impact sa medium settings, ito pa kaya. Ngayon tinry ko siya to low tapos 45 FPS pa rin, anong nangyari is naging mas smooth siya, naging mas playable pero still, para sa akin, lalo na kung may mga kalaban kayo, magkakaroon pa rin siya ng paglalag at pag-frame drop pero still, mas playable naman siya compared nung naka-medium tayo. Pero kung gusto nyo yung pinaka-smooth na experience dito sa Genshin Impact, ay suggest lagay nyo na lang sa lowest tapos lagay nyo sa 45 or 60 FPS. Pero dito sa video, ang ginamit ko is 45 lang. And makikita nyo naman, sobrang playable na siya. So nai-imagine nyo ba sa halagang 5,000 pesos or less, makakapaglaro pala kayo ng Genshin Impact ng ganito kaswabe. Dito naman sa Call of Duty Mobile, kaya natin iset yung graphics natin hanggang medium, tapos pwede natin iset yung frame rate hanggang high. So ayan naman, pag naglalaro kayo, napaka-smooth din. Kitang-kita nyo naman dito sa screen, no? Sobrang, hindi ako makapaniwala na sa halagang 5,000 pesos, kaya nyo maging competitive dito sa game na to, sa Call of Duty. Kung hindi ko pa pala nababanggit, naka 90Hz pala yung display natin, and at the same time, meron tayong 180Hz touch sampling rate. So pwedeng-pwede to sa inyong mga competitive gamers. Pagdating naman dito sa Asphalt 9, meron tayo ditong high quality pero wala tayo ditong 60 FPS. 30 FPS lang tayo dito sa Asphalt 9 pero kung makikita nyo dito sa gameplay natin, hindi siya mukhang 30 FPS, mukhang more than 30 FPS siya. Fast-paced game kasi itong Asphalt 9 kaya hindi nyo masyadong mararamdaman na mababa lang pala yung FPS natin dito. Pagdating naman sa graphic quality, no, may mga mabibili kayong phone na around 7,000 hanggang 10,000 pero minsan potato graphics pa din eh. Pero ito makikita nyo sobrang clear, maganda, malinaw. Pero take note, malinaw siya para sa 720p. Okay? Para at least malinaw tayo doon. Next naman is Punishing Gray. Isa to sa pinakasinasuggest nyong game pag nagge-game reviews tayo. So makikita nyo sinagad ko din yung graphics natin, lahat naka-high, sagad na sagad. Pero napaka-smooth, grabe. Alam ko nasa around 15 gig ata yung game na to. So kung mahilig ka sa fast-paced na RPG game, pwedeng-pwede sa ito. So dito sa TCL 20R 5G, sobrang smooth niya, wala akong na-experience na kahit anong lag. Another similar game, di ko alam kung familiar kayo dito, sa Honkai Impact. Yung developer nito is yung gumawa din ng Genshin Impact, pero yung gameplay niya may pagka-similar doon sa nilaro natin kanina na Punishing Gray. Again, sinagad natin yung ating video quality, naka number 4. Ang recommended is number 3 lang, pero tinry ko na ilagay siya sa number 4. Meron siyang pakonti-konti lang na FPS drop. Sobrang
liit na hindi mo na masyadong mapapansin, maliban na lang kung talagang papansinin mo. Pero yung footage at yung gameplay natin nasa early stages pa lang nung game, di ko alam kung pagdating sa mid game or pagdating sa late game, pag may mas madami na nangyayari, pag may mas madami ng effects, kung maglalag siya. Titingnan natin or i-update ko na lang yung video soon pag na-try ko. Next natin is NBA 2K20. Yung graphics natin, sinagad natin lahat ng possible na pwedeng isagad. Pagdating sa gameplay mga kaboom, smooth siya pero kagaya dun sa Honkai Impact, may pakunti-kunti lang siya na frame drop, hindi siya masyadong mapapansin. Para sa akin, ang pinaka naging problema ko lang dito sa NBA is hindi ako sanay maglaro na gamit ko yung touchscreen kasi every time na nilalaro ko to, gamit ko yung controller. Kaya kung makikita nyo, buong game, hindi ako nakashoot. Pagdating naman dito sa next MOBA game natin, which is yung League of Legends Wild Rift, so far na isagad ko lahat maliban sa frame rate kasi hanggang 60fps lang yung supported. At currently, sa tingin ko, hindi niya pa supported yung turned on na dynamic resolution. At least pala dito sa Wild Rift, meron tayong frame rate indicator para makita natin yung accurate na FPS natin. So good news, smooth siya. May naglalaro pa ba sa inyo ng Wild Rift? Anyway, masasabi ko lang, sobrang playable yung Wild Rift at wala kayong magiging problema dito. Another suggestion na nakuha ko is yung Pokemon Unite at so far yung graphics natin pwede nating enable to highest at high. Ibig sabihin yung pinakasagad na pwedeng graphics dito sa Pokemon Unite pwede nating gamitin dito sa TCL 20R 5G. So medyo matagal na nung last time na naglaro ako nitong Pokemon Unite since hindi ko masyadong trip. Pero sa mga may mahilig sa Pokemon sa inyo na MOBA at medyo tight yung budget nyo, good news, kayang-kaya yan ng TCL 20R 5G. Sabi ko nga lang, ang magiging struggle nyo dito is yung paghahanap ng available. And para sa last game natin, PUBG Mobile, isa sa pinaka nire-request nyo na ibalik ko sa game reviews, tinanggal ko kasi siya kasi every time na nilalaro ko to, nahihilo ko. So yung graphics natin is naka-HD, tapos yung frame rate natin, kaya niya hanggang high settings. Not entirely 60fps yung naging gameplay natin, siguro nasa around 40 to 45fps lang siya, pero sigurado ako more than 30fps to. Pagdating sa gameplay mga kaboom, hindi ako masyado nakapaglaro ng matagal since hindi naman ako magaling dito sa mga Battle Royale games. Tingnan nyo ngayon nilandingan ko, nandito lahat. Pero actually sinadya ko yon na mag-drop ako dito sa crowded place para makita ko kung magkakaroon ba ng lag at pag-frame drop. Para pala sa mga hindi nakakaalam at kung hindi ko pa nababanggit, yung RAM lang nitong TCL 20R 5G is 4GB lang. Pero still, capable pa rin naman siya mag-handle ng mga gantong klaseng games, kaya no worries. At kagaya nga ng sabi ko kanina, kahit outside lobby, kahit nandito na tayo sa mismong match game natin, is nasa around 40 to 45fps pa rin yung ating gameplay. Ito is bonus lang, nagtry lang ako maglaro ng Cytus or rhythm game para lang matry ko yung ating multi-touch at ito, tingnan nyo na lang. So para sa inyo, sulit ba or sulit na sulit itong TCL 20R 5G? Walang tamang sagot, diba? Kasi sulit talaga. Ngayon sigurado ako may magtatanong sa inyo kung saan ko to nakuha. So hindi siya available sa Lazada at sa Shopee. Yung sa akin, nabili ko siya sa Facebook Marketplace for only 4,500 pesos. Kung sakali man magkaroon ng stock sa Shopee or Lazada, ilalagay ko siya sa description pero until then, wala muna akong mailalagay. Pero kung sakaling interesado ka talaga, try nyo nilang mag-research sa local Facebook Marketplace ninyo, baka may nagbebenta. Sa inyo lang, ingat kayo palagi at maraming salamat!